Hi. Darling, happy birthday. You're 50, golden girl ka na. Dapat, hindi mo ginawa dito sa bahay. Oo nga naman. Sana sa five-star hotel. Ay, naku, kumadre. Naghihirap ang ating bayan. Ang gagastusin sa karangyan, bigay na lang sa charity. Sinabi mo pa. Sandali lang, ha? O, sige. Talaga yung anak ni Dad. Napaka-spy. Yung sensational case na hawak mo, eh, pinagpipiknikan ng mga press. Masyado nang nakababad ang pangalan mo. Pati security mo. Aba, konting ingat, kumadre. Hi, Dad! Hi. Mano po, Ninong? Bless you, bless you. Good evening, ha? Good evening. She's the best mother in the world. mukhang may hihingin sa'yo, Maria. Konti pa, Banjo. At naku, lalanggamin na kayong dalawa dyan. Ma'am, babalik muna kami dun sa barkada. Dad, see you later. Go ahead. Sige, ha? Okay. Mabalik nga tayo dun sa Bersosa case. Masyadong delikado yung hawak mong kaso. Anytime it could explode. Alam mo nang mayayaman. When money talks, everybody listens. Kumpadre, ilan na bang kaluluwa ng mga kabataan ang sinira ng drugs dahil sa bersosang yan? Ikaw, may anak kami minor de edad si Eric at si Angelito ko. Ihintay pa ba nating maging biktima sila bago tayo kumilos? Kumpadre, kung akong gagawin ng Diyos na kasangkapan para dikdiking konversosang yan, nakahanda ako. Your Honor, since we have to locate more witnesses to submit their pertinent statements to this honorable court, I submit herewith a motion to ask for more time to gather evidence. Does the prosecution has no objection? None, Your Honor. Inasmuch as there is no objection to the motion of the defense, for more time to round up more witnesses and evidence, this court sets the next date. Pahiram ng libro sa physics, ha? Hi! Tuloy ba yung prom niyo? Maari ba mapostpone yun? Tama-tama nga dating ninyo eh, dahil gusto rin naming matsak ang plans niyo kung tuloy ang banda niya. Do I have a choice? Angelito? Ikaw ang escort ko, ah. Makakatanggi ba ako sa'yo? Pero nakakahiya ata, eh. Di ba dapat escort mo, classmate mo? Hindi. Basta gusto ko ikaw. Tsaka nag-promise ka na sa'kin, eh. Tama na nga yan. Nagugutom na ako. Punta ba na tayong kantin? Ang puporma ng mga kasama ni Rowena. Lagot kayo sa amin ngayon. Nilibre mo kami, ah. Oo, akong bahala sa'yo. Talaga, ah. So yun pala pinagmamalaking shota ni Rowena. Mukha naman lang pa yan eh. Tignan natin kung sino malulumpo mamaya sa JS prom. We celebrate tonight and acknowledge the mutual trust and respect the juniors and the seniors have given to one another. As the seniors go through the process of awakening, the challenges of adulthood, they pass on this challenge to their successors, the juniors. And tonight, without further ado, we are proud to present to you a representative of the hope and idealism of the youth. And now we give you the muse of the night, Miss Rowena Reyes. Let's all give her a big hand. Thank you.
Hindi mo sila nag-umpisa. Mga bisita nga natin sila eh. Ito! Ito mga to! Ah! Ito! Tama na, Rowena. Wala namang mararating itong mga to eh. Ang mga kabataan nga naman, nagkatitigan lamang, away na. Mabuti hindi kay Angelito nagsimula ang gulo. Wala na po tayong magagawa sa anak ninyo. Binata na po si Angelito eh. Ma'am, nakahanda na po yung almusal. Nagmamadali ako, maagang hearing namin ngayon. Opo. Hello? Hello, Judge Montero. Tigilan mo na si Versosa. Kung hindi, liquidated ka. Good morning, ma. Good morning. Inuulit ko, iho. Iwas ng konti sa gulo. Remember, your mama has a reputation to protect. Mm. At tandaan mo, ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Eh, ma, meron din namang gulong hindi niya hinahanap kung saan dumarating. Ma, meron din naman akong reputasyon na pinoprotektaan, di ba? Binata na anak niyo, ma. Iba na rin nag-iingat, iho. Ah, siya nga pala. Tuloy ba tayo mamaya? Mamaya, pagkatapos ng hearing mo, susundin kita. Mag-lunch tayo. Sige. Ama, alam ko, ma, ngayon mo bibigay yung sentensya mo sa yung sensational case. Naniniwala ako sa'yo, ma. Sa yung pagiging fair. Kay mayaman, kay mahirap, pantay-pantay, di ba? Kaya pagka-graduate ko lang, lo, at abogado na ako, kayo na ang aking huwaran. Idol, this court has allotted enough time of hearing for this case. Criminal case number 76489, People of the Philippines versus Leonardo Versosa. It has accumulated considerable evidence, including three witnesses, found credible, giving incontrovertible evidence against the accused, Leonardo Versosa. In this final reckoning, he is sentenced to serve the maximum penalty of reclusion perpetua in the National Penitentiary. Reclusion perpetua? Habang buhay yun ah! Habang buhay yun ah! Huwag ka mga lang kung may inayos na tayo! Order! 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 Boss! Paso ka! Saan ka, Apila? Sa kuluan! Apila tayo! Akong bahala sa asunto mo! Eh, bakit ako matatakot? Eh, paano kung balikan ho nila kayo? Eh, lahat naman ng ebidensya nakatungong sa kanila. Eh, paano kung mapila sila, Your Honor? Yes, Judge. Paano kung iakapila yung kaso sa Court of Appeals? Bahala sila kung gusto nila mag-apila. Karapatan yun ang bawat Pilipino. It's not the end of the world for you, Angelito. Napakabilis ang pangyayari. Sa isang iklap lang, nawala na si Mami. Huwag ka maglala, Angelito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng Mami mo. Angelito. Barkada mo. Puntahan mo na muna. Thank you.
Senyora, talaga napakahusay niyong pumili. Class. And this one? That's a dancing Buddha. 16th century ceramic. Ipadalaman na rin yun. Pwede na yun. Hindi naman porcelain to eh. Ceramic. Reproduction. Kamusta na tayo dyan? Ano bang problema? 500 na nga turing ko eh. Ayaw pa. Boss, sobra naman kayo. Sa New York pa binili ng lola ko yan eh. O sige. Bigyan mo na 700. Take it or leave it. Boss, gawin nyo na lang 1,000. May ilalabas lang kaming kaibigan. Tsaka, marami pa ho kaming ganyan. Sa susunod na lang kayo bumawi. Bigyan mo ng calling cards at mga pagkits. Papapakinabangan natin mga taong yan. Aahasin natin. Ano ba to? Bato? Pasensya mo na, kumukuha lang ng timing yan. Anong timing? Wala na yatang... Pasensya ka na, namatayan kasi yan eh. Dapat pala sa simenteryo yan dinala, at hindi dito. Dahil ang beauty ko, hindi pang patay. At kung yung ari niya ang patay, kaya kong buhayin niyan anytime. Ito nga akin, oh. Buhay na buhay. Gusto mo? Diyan ka na nga. Hirap naman sa'yo, tol eh. Umupunta tayo dito para mag-enjoy, para kalimutan ang problema mo. Eh, paano naman yan, pare? Inisip palagi ang airmats mo. Wala ka na magagawa ron. Dedo na ang airmats mo. Yun na nga eh. Airmats ko na wala. Mabuti kong kaibigan lang. Madaling palitan. Mamatayan ka ng ina, wala ka ng ina. Dahil iisa lang ang ina. Alam mo, pare, nakabangga ng airmat mo, sindikato. Maraming galamay, maraming planong masama. Marahil isa ka na rin dun eh, dahil tagilid na rin ang buhay mo. Kung meron na akong dapat gawin, ay ihalap ng katarungan ng mami ko. Tama, pare. Pero ito, tandaan mo, hindi lahat na lalapitan mo, tutulungan ka. Meron din mga tulad niyan, mga ahas. Kapag napatunayan ko si Persosa ang ulo ng pagkamatay ng mami, hindi siya makakalusot sa akin. Manalagot siya sa harap ng batas. Ang hilito, ang batas, butas, hindi butas-butas. Pare, hindi lahat ng batas ay butas. Meron rin naman na batas na tama na dapat sundin. Wala nang totoong batas. Pagkatapos na nangyari sa airmat mo, maniniwala ka pang walang butas ang batas? Gago na lang maniwala dun. Sumasama na yata ang iip ng hangin, ha? Baka tayo pa magkabanggaan. Papangin muna ako. May dumarating! Sobra na to. Ako na mismo nga hawak ng kasong to para malaman ko kung sino mga taong to at kung anong pake nila. Tol, ito yata yung nahanap ng mga hayop na yun eh. Ano yan, Tol? Ebidensya. Patingin nga, Tol. Laban kay Versosa. San Miguel, Father Leon San Miguel, Mother Marcela San Miguel. Angelito, maswerte ka pa rin eh. Namatay man ang mama mo, meron ka pa rin isang ina. Ganun ba kadali tanggapin yun?
19 na taon. For 19 solid years, naniwala ako na anak pala ako ng isang sentencing judge. Pero asang ayon siya sa papelis na yan, anak pala ako ni isang... Tol, huwag muna tayong maniwala dito. Magkaroon muna tayong nakakalam kung totoo ang mga sinasabi nito. Kanina ako magtatanong. Sino magtatanong ako? Babalik lang ako sa tanong na... Sino ako? Ito ang hinahanap ng mga taong umakit sa bahay niyo. Nakasalalay dito ang kapalaran ni Persosa. At kapag nabulgar to, mabubulok na siya sa bilangguan. At tungkol dun sa adoption papers na nakita mo, totoo yun. Ampong ka lang. Si Marcela at Leon San Miguel ang tunay mo mga magulang. Iilan po ang kapalamang noon nang mahatulan ang kamatayan ng ama sa kasalanan hindi niya ginawa. Si Judge Montero na abogada pa lamang noon ang humawak ng kanyang kaso. Kaya nung alok yun ang tunay mong ina, si Judge Montero para ampunin ka, hindi siya ng dalawang isip. Gusto niyang punan ang pagkukulang niya sa ginawa niyang pagtatanggol sa iyong ama sa husgado. Ba't hindi mo sa akin sinabi noon pa? Silang nakakaalam noon. Maaaring mahanap lang siya ng magandang pagkakataon o tiyempo para sabihin sa'yo. Pero kung ako sa'yo, Angelito, itutuloy ko lahat ang maganda niyang pangarap para sa'yo. At tinitiya ko, magiging maligaya siya, saan man siya naroroon. Ninong, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mami ko. Meron taong dapat magbayad. Meron taong dapat managot. Buti nga magkasakit ako para mamatay na ako! Can't you see? I'm still here! Kahit anong mangyari, mahal pa rin kita! Wala akong pakialam kung ano ka ba o saan ka ba nanggaling! Can't you see that? Hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Pakialam mo sa mga pare, taong yan! Tara na! Tama pare, na. Tama, tama na yan! Na. Pare! Taon niyo ako! Pare! Pare! Tama na sinabi! Pare, lika na! Huh? Pare, tara! Sige na eh, kung ka huwag niyo nang pakialaman si Angelito. Ako na ang bahala sa kanya. Tutal, wala na si Judge Montero. Ako na ang gumagarantya na hindi makakapi kong bata. Nasa akin lahat ang ebidensya laban kay Bersosa. Kaya sabihin mo sa kanya, ako ang makakalaban niya. At binabalang ko kayo. Kapag may nangyaring masama kay Angelito, ibubulgar ko kayo. Bakit naman dito mo ako dinala? Parang nakaalangan ako. Hindi ba ako alangan dito? Alam mo, kung prutas ka, tsaka kamay lang. Dahil ang prutas, habang tumatagal, lalong nawawala ng katas. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Para kang ginto. Habang tumatagal, tumataas ang karat. Lalong nagiging mahal. Nakikita mo ba yan? May 12K, may 14K.
May 18 kayo. Eh, ako, anong carats ko? 24! Ikaw talaga. Share muna ako. Sorry, Dol. Maraming tanong. Maligayang pagdating, Chong. Sa impyernong ito. Napakabait ka rito. Uy, ikaw nang bahala sa kanya. Ako si Bunso. Ikaw, ano pangalan mo? Pipi ka ba? Baka mapanisa ka ng laway dyan. Ayoko kung may makasamang mabawang hininga. Oh, manigarilyo ka muna. Salamat. Marunong ka naman pala magsalita eh. Sino ka ba talaga? Angelito. Angelito ano? Angelito Montero. San Miguel. Hayop naman pala sa haba ang pangalan mo eh. Kaya pala hindi mo masabi. Nakita ko yung pagpasok mo kanina rito ah. At kung paano ka binaboy? Pasalamat ka, Chong. Ganun lang ginawa sa'yo. Nung ako, halos gapangin ko papunta rito sa selda. Dito, dapat matuto kang lumaban. At maging matatag ka. Yung dibdib mo, gawin mong sintigas ng rehas. At yung katawan mo, gawin mong sintigas ng pader. Para makatagal ka rito. At nang matapos ang problema mo. Para sa akin, okay ka na. Pero kay Abnoy, nako, mag-iingat ka ron. Asal demonyo yun. Hindi na baling mabaloy sa loob na buhay kaysa sa labas na siguradong kamatayan. Dad, alam mo naman walang kasalanan si Angelito ah. Nandun na ako. Pero nanganganib ang buhay niya. Napakaraming mahabol sa kanya. Alam mo, Dad, kung may magagawa lang ako para makalaya si Angelito, gagawin ko eh. Pero wala. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa kanya. Paano pa ang pag-chief of police nyo? Paano pa ang rango nyo kung hindi nyo siya tutulungan? Alam mo, Dad, mas lalang pinalilit na tatakbuhan ni Angelito eh. Doon sa loob, madali siya matimingan. Madali siya mamaser. Di ba, Dad? Iho,
Napakabata mo pa. Marami ka pang hindi alam na dapat mong malaman, pero hindi pa ngayon ang panahon para maintindihan mo lahat yan. Mabuti pa matulog ka na. Sige na. Anong ginagawa niyo rito? Anong kailangan niyo? Inutusan kami ni Mr. Versosa. Yung mga epektos na order niya, kunin daw. Yung tungkol sa kaso. Ayoko ng mga taong sobrang sigurista. At kung inaakala niya na ibibigay ko sa kanya mga papeles, nagkakamali siya. Kung wala siyang tiwala sa akin, lalong wala akong tiwala sa kanya. Hindi ninyo ako maluloko. Akala niyo ba hindi ko alam na kayo nagpapatay dun sa tao sa club para makulong sa Angelito? Alam mo pala, ha? Bunso! Vince! Jimmy! Kosa! Dinalan kita ng mga kailangan mo dito. May problema ka ba? Dito sa loob, wala akong problema. Ikaw ang may problema. Huwag mo nang aksayin ang panahon mo sa akin. Anong balita sa labas? Masamang balita eh. Ano yan? Nawawala si Eric. May mas matindi pa doon. Ang ninong mo. Plano mo? Noong una namatay si Mami, tapos nawala si Ninong. Ngayon naman nawawala si Eric. At pasusunod na mangyayari sa akin. Talo wala itong rest na ito, parin daw makawala! Tol, huwag mong isipin yan. Lalong lalala ang problema mo eh. Gaya ng dati. Tulong-tulong. Marunong sumaludo sa dapat mong saluduhan. Baka ang akala mo, pader na yung sinandalan mo. Agyo lang sa akin yan. Ay nako, nagbida na naman ang taong bugok. Sinong bugok? Ikaw! Abnoy ka, di ba? Ulol! Kaya ako abnoy. Abnormal to, it's chong. Yun naman pala, abnormal ka. Dapat hindi kang pinapatulan. Tara na nga. Ang bango mo, alam mo, inilab ako sa mga bagong paligo. Ah!
totoo ba sinasabi mo? Nakalaya si Versosa? Kailan? Last night. Naniniwala na ako na butas ang batas. Ang laki talaga na nagagawa ng pera. Nababaluktot ang tama. Natutuwid ang mali. May good news ako sa'yo. May nakapagturo sa akin sa nanay mo. And I saw her myself. Saan? Sa... sa Marikina. Kamusta siya? Mas mabuti siguro kung ikaw na mismo makakita sa kanya. Oh, baka naman kunin mo lang yung Bible at saka yung Rosario, tapos hindi mo naman gagamitin yan. Ito talaga si Ano. Alam mo, Kuya Nardo, walang hindi nagagawa ang prayer. Natatanda ko nung malilit pa tayo. Gabit-araw nagdarasal si Inay. Pero ano? Naghiwalay sila ni Itay. Nakulong ako rito. Naghihirap tayo, di ba? Manalangin ka. Ang ipanalangin mo, walang masamang mangyari sa'yo. Dahil papatay ulit ako, oras na may umarga biyado sa'yo. Oh, sige na. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Pati pakisabi kay Inay, kahit hindi niya ako mahal, mahal ko siya. Eh, ang kaso, darating dyan ang ipag ko. Mamaya pa ako uuwi. Eh, akala ko kasi uwi ka na, kaya dito ako tumuloy. Eh, di umalis ka na dyan. Sus, Marie Josep, baka isumbong ako nung sa asawa ko. Sumbongera yun! Eh, kailangan ko ng pera, eh. Kung talagang kailangan mo ng pera, alis ka na dyan. Dali, dali, pag isinumbong ako nung lalong mapuputal allowance mo. Ano ba? Hello? Patay. Nag-abot ata. Kung may tao dyan. Lumabas ka na. Kung hindi, papuputo ko ang kita, animal ka! Labas! Sino ka? Hi, sexy. Nasilipan mo ako, ano? Hindi. Anong hindi? Bakit tawa ka kung may harapan mo? Siguro nakita mo na lahat ng tinatago ko, ano? Baka akala mo makakalamang ka. Halika. Baba! Baba! Halika! Bilib din naman ako sa chicks mo, ah. Simple lang, pero ang lakas ng dating. Kumbaga, eh, siya yung tipong pwede mong iharap sa altar. Ano ba pinakaya mo rin at nagayuma mo? Bilib din naman ako sa karisma mo. Ako nga dapat bumilib sa'yo, eh. Isipin mo, nakakulong ka na dito, pero dala-dalawa chicks mo. Gago, hindi mo naman kasi kilala yun, eh. Anong hindi? Kilalang kilala ko yun. Sinong kilala mo? Yung chick na dumalaw sa'yo kanina. Ah, si Utol? Ha? Utol mo ba yun? Kung magsalita ka, parang marami kang alam, ah. Wala. Gugutem lang sana kita, eh. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo kapag ginawa mo yan. Lokohin mo na ako sa ibang bagay, wag lang sa utol ko. Dahil handa akong mamatay para sa kanya. Bakit? Close ba kayo ng utol mo? Nakikita mo ako rito. Kung tawagin bunso ng mga terror. Pero iba pagkatao ko pagdating sa pamilya ko. Dahil mahal na mahal ko sila. Lalong-lalo na si Utol. Sige na, tulog na tayo. Kakadrama na tayo dito, eh.
Maghintay ka lang dito sa kotse, ha? Hindi ka kasi pwedeng sumama sa lobby. Mainit ang dugo ni Ermat sa barkada. Matagal kasi akong nawala. Okay lang. Alam mo naman, basta ikaw ang aalalayan ko, sasama ako sa'yo hanggang sa sementeryo. Diyan ako bilib sa'yo, Ding. Daig mo pa ako sa bulahan. Hindi naman ako nang bubole. Darating ka dito, naka-leather jacket ka, naka-mamahaling relo, naka-bracelet, naka-kwintas, balot-balot ng alahas. Abay, para kapag nagmamayabang ng kawalangyaan mo! Inay, kaya ho ako pumunta rito para magbigay ng konting kita. Sorry mo. Sorry mo yan. Tago mo yan. Sino na naman tinago mo at nagkaroon ka ng maraming pera? Wala ho ako, Inay. Inay, hindi naman ganun si Kuya. Nagpunta lang siya rito para magbigay ng konting kita niya at saka para tumulong. Tumulong? Anong klaseng tulong? Mawawala ka at bigla ka nalang lilitaw. Kung ano-anong balita tungkol din sa pagiging gangster mo nakakarating sa amin. Kami ng kapatid mo nabubuhay ng malinis. Kaya huwag mo na kami isama sa iyong dumi. Inay, anak mo rin si Kuya. Anak mo rin siya. Ano, mas gugusto ko pang mawala na ako ng isang anak kaysa magkaroon naman ng isang katulad ng tatay ninyo na nabuhay at namatay sa mundong ito na walang silbi. Bakit yung ba ako lagi pinaparis kay Tay? Bakit tayo nyo bigyan ng pagkakataon na may pakita sa inyo ang pagkakaiba namin dalawa? Renato, nabubuhay ka na isang hampas lupa, mamamatay ka na isang hampas lupa. Ikaw at ang iyong ama ay isa. Wala na akong pinagmamalaki sa buhay na ito, kundi ang aking dignidad at ang kalinisan ng kapatid mo. Kaya huwag mo na alisin sa amin yun. Alam nyo, simula na magkaisip ako, wala na akong nakitang tama kundi kayo eh. Mali si Itay. Mali ako. Mali si Anam. Mali mga kapitbahay natin. Mali mga aso natin. Mali mga pusa natin. Lahat kami mali. Ikaw lagi ang tama eh. Inay, kahit minsan aminin mo nagkamali ka rin. Aminin mo sa sarili mo na nagkaroon ka rin ng kasalanan kung bakit ako naging ganito at naging gano'n si Itay. Ha? Anong gusto mong palabasin, ha? Na ako pang nagtulak sa inyo mag-ama para maging masama? Hoy, Renato, ang iyong ama, marunong lang gumawa ng bata, pero hindi marunong bumuo ng pamilya. At ikaw magiging ganun din. Nakatakda kang maging ganun dahil pareho kayong Ina, bakit ganun? Mulat sa pool, wala na kayo sinaksak sa utak ko. Dito, kundi kamalian nito at kamalian ko. Pero alam niyo, Inay, kahit napakalit ang tingin niyo sa akin, mahal pa rin kita. Tigilan na nga kadradramang yan. Pagod na ako magpasa ng krus. Kaya ako'y pinapatay si Hepe. Dahil sa ebidensya ang hawak niya laban sa akin. Pero hanggang ngayon din niyo pa nakukuha? Eh, boss, nadala nung anak sa pagtakas. Hanggang ngayon, hindi namin makita yung bata. Eh, di hanapin ninyo. Kahit saan, hanapin ninyo. Hanggat wala sa akin ang ebidensya niyan, at hanggat buhay ang Angelito San Miguel na yan, para akong pusang hindi maihi. Sandali. Bakit hindi natin pamaster sa loob? Habang hinahanap naman namin ang anak ni Hepe. Walang problema, Warden. Ilang beses niyo na ba akong binigyan ng homework? May bumagsak na ba? Kaya lang, medyo mataas na ang presyo ko ngayon. Parang hindi mo kilala si Versosa. Basta malinis ang trabaho mo, walang problema. May bonus ka sa amin. Kaya lang, bata, dahan-dahan sa pagtaas ng presyo. Baka sa susunod, ikaw maging tinik sa lalamunan ni Versosa. Sige. Okay, game. Oh. Oh. Oh.
tawa, tarima ko yun eh. Tara na pare! Uri! Uri! Yan! Sige! Nanalo na tayo! Bra! Sige! Yan! Sige! Bra! Bakit mapinisa? Pasalamat ka. Kagamba lang ang pinisa ko. Anong gusto mong pisain ko? Yung mga nakalaylay na itlog nyo? Patawarin mo ako. Anak ng gagambang bahay, araw-araw tayo magkakasama. Gabi-gabi tayo natutulog ng magkakatabi. Halos magkapalit-palit na nga tayo ng mga mukha eh. Pare-pareho tayo hindi naliligo. Tayo-tayo nag-aaway. Tayo-tayo naglalabo-labo. Bakit hindi tayo magmahalan? Bakit hindi tayo magtulungan? Tapos na ang gulo nito sa loob! Pag hindi ka tumigil dyan, ikaw ang tapos! Eh kaya nga binabalik ko na dahil tapos na ho yung gulo. Ano yan? Bumbulok ko ngayon sa Bartolina. For Mayor! For Mayor! Gumawa kayo ng paraan. Kailangan kong makatakas dito. Kailangan namin makatakas dito. Kung hindi, ilalabas nyo kami ang bangkay dito. Eh, paano ka namin ilalabas dito? Ni piyansaan nga, ayaw kang payagan. Simple lang ang sagot. May pumipigil. At maaaring siya nagpapamaster sa'yo. Tol, siguro kung buhay pa si Airpods, kahit paano matutulungan ka niya. Ayokong matapos dito. Hindi ka matatapos dito. Tayong tatapos sa kanila. Sama-sama tayong lahat. Sila, tol. Hindi natin alam eh. Dahil meron silang connection sa loob. Inuunti-unti sila para dahan-dahan nilang mapatay si Angelito. Eh, anong gagawin natin ngayon? Gagawa tayo ng paraan para mailabas natin si Angelito pati si Bunso. Paano nga eh?
kabisado kong pasikot-sikot sa loob ng kulungan. At tol, akong bahala. Meron tayong matatakasan na daan doon. Ikaw, tulungan mo ako sa paggawa ng effects, ha? Gagawa tayo nun para hindi tayo mahabol. Eh ako, anong gagawin ko? Malaking gagawin mo, pare. Handa mo, banda mo. So hurry up, ladies, tell me what you're waiting for. Dead men don't dance, no romance. Don't even give a second chance to advance. But I won't stop till I make you rock. So understand that I can make you dance, dance, dance. I'm a rocket, devastated, just a rhyme. Devastated like a cop and a top. It's a rock and a rock from the day to the night. Just a rhyme, I did the same. Now I know you had a clue what to say or what to do. So slow it down, get the beat. Giving up time to land off on a cigarette. I won't stop till I make you rock. And understand that I can you dance. Ano, tagal nyo dito, Dan. Teka, meron pa tayong tatapusin. Tara na! Ah!
dito! Sige na, malis na kayo! Sige na, alis na! Alis na kayo! Paano ka, pare? Pare! Baba ang baril! Na nakuha mo, ah. Alam mo, pare, basta ako nagplano, malinis. 10-4, 10-4, over and out. Let's go, men! Tol, mga polis, kasalubong natin. Diretso mo lang upalatan. Para hindi aabot yan. Ano hindi aabot? Pinapagod ko na tayo! Nandiyan dyan sa bag yung baril, pare. Ikaw na bahala. Banjo! Banjo! Toto! Pagsakit yung drum! Bilis! Mo? Ano ba naman ito? Gasolina! Torpedo! Release! Yeah. Chat-chat. Puro kayo plano. Hindi nyo na nga napatay si Angelito sa loob. Nakatakas pa. Alam ba ninyong anumang oras? Anumang oras maaaring ibulgar ang ebidensya niyan laban sa akin? Relax ka lang. Ang takot lang nung lumitaw sa publiko. Tandaan mo, wanted si Angelito at ang mga kasama niya sa batas. At tinitiyak ko sa'yo, hindi na natin siya kailangan hanapin pa. Siya na mismo lalapit sa'yo. Dahil alam niyang may atraso ka sa kanya. Paglitaw niya, boom! Tapos ang laban. Diyan! Diyan lang kayo magaling. Magagaling lang kayo magsalita. Puro salita, pero ano nangyari? Puro palpak. Huwag kang kasi siguro, ha? Yang si Angelito, may gulang na yan sa labanan. Kaya magsipaganda kayo. Saan tayo? Panamig muna tayo. Tara. Tara, tara. Mga tao ni Versosa! Tara! Si Angelito San Miguel! Tara! Thank you.
Ano ba pinamatindi niyong brandy rito? Pinakamatinding brandy, ha? Pinakamatinding brandy, ha? Hindi niyo ba alam na merong ordinansa si Mayor na bawal magbenta ng alak sa mga menor de edad na katulad niyo? Ha? Alam nga ya. Kung makaporma kayo, kala niyo kung sino kayo, ha? Pero teka muna. Kayo, ba't kayo mga porma niyo? Parang tatapang niyo. Parang kayong mga hari na Sheriff Forest. Parang nabili niyo na buong mundo. Teka pare, hindi mundo binibili namin. Alak. Alak? Alak? Pes. Hindi ako nagbebenta ng alak sa mga minor de edad. Sige na, go! Layas! How old are you? Ha? You! How old are you? Gusto mo malaman kung ilang taon na ako? Oh, how old are you? 44. 45. 38. 35. 38. 22. 39. Sabi ko, hindi pwede magbenta. Pero pwede na bumilibre, basta kayo eh. Sige, kumuha na kayo, mamili na kayo. Meron pa grapes dyan. Ayun yung kao, meron pa kayo tukli. Nawala si Vincent dahil sa akin. Nawala si Rico dahil sa akin. Dalawang inosenteng buhay, nawala dahil sa akin. Tatandaan niyo pa ba yung sinabi ko sa inyo noon? Na hindi masakit mawala ng kaibigan dahil maraming ipapalit. Nakamali ako. Dahil sa naranasan ko na to, masakit. At ayaw ko rin mangyari to sa inyo. Kaya habang maaga pa, habang may panahon pa, magkanya-kanya na tayo. Kumalas na kayo. Teka! Teka, Angelito. Tanga na magkaluwan hanggang nga tayo. Kung nasakta ka sa pagkawala ng tatlo, mas masakit para sa akin yun ah. Dahil mas matagal ko sila kasama. Namuhuna na sila ng buhay. Kaya susugal ko na rin ang buhay ko. Kailangan ko tumabla para sa kanila. Hoy! Akala mo ikaw lang namatayan? Airpods ko namatay dahil sa'yo. Airmats mo, airpods ko, iisa pumatay. Kaya kung iniisip mong kakalas ako, malabo yun. Nandun din ako. Kaya kung wala na kayo, wala na rin ako. Eh, yun naman pala eh. Iisa takbo ng buhay natin. Iisa gusto natin mangyari. Ikaw, Banjo, ikaw may pinakamagandang buhay dito sa grupo. Kahit ikaw man lang, kumanda buhay. Ha? Magandang buhay? Kailan kumanda buhay ko? Gaya nung gawin ka parang bola ng ping-pong. Pag nasa airmat, itatapon sa airpat. Pag nasa airpat, ibabalik sa airmat. Para sabihin ko sa inyo, kahit kailan, hindi ko naramdaman minahal nila ako eh. Mas naramdaman ko nung minahal niyo ako. Para sabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa hindi. Umiyak ako. Dahil naramdaman kong mahal niyo ako eh. At mas lalo umiyak. Nung malaman kong may nagmamahal sa inyo. Dahil sa talang buhay ko. Sa talang buhay ko. Walang nagmahal sa akin eh. Sa pakanta-kanta kong yan. Kala yung ba masaya ako? Hindi! Dahil magaling lang ako magtago. Pero sa totoo lang, mahila ako.
Lumalakas lang loob ko pag kasama ko kayo. Maling paniniwala yan, Banjo. Mawala man si Eric, mawala man si Toto, mawala man si Bunso, mawala man ako, makakatayo ka sa sarili mong paa dahil malakas ka! Hindi nga eh! Mahina ako at yun ako! Sa inyo lang ako sumasandal. Dahil doon ko lang nalalaman ang halaga ng buhay. Halaga ng buhay? Mas lalo mo awala halaga ng buhay mo kapag sumabit ka sa amin. Sa atin lima, ikaw lang. Ikaw lang may pag-asa gumanda buhay. Sige na, masyado pa natin itong pinatatagal eh. Kung ayaw niya sa akin, sige, kakalas ako. Sa kabila ng lahat ng sinabi ko, na mahalaga kayo sa akin. At pinagtatabuyan niyo pa rin ako. Kakalas ako. Dahil ayoko naman pagsaksakan ang sarili ko sa mga taong gusto ko na ayaw naman sa akin. Angelito, nakalimutan niyo na ba yung pinag-usapan natin sa loob? Kung saan man tayo makarating, saan man tayo mapunta, tulong-tulong. Sama-sama, di ba? O ano, tapos na kayo? Oo. Tama-tama, tapos na rin tumanok. Angelito? Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka ba nagaling? Ano bang ang dami-dami naghahanap sa inyo? Teka-teka, isa-isa lang ang tanong, nahihilo ako sa'yo eh. Ano ba? Saan ba kayo nagtatago nila, Banjo? Hindi importante kung saan kami nagtatago. Mahalaga kasama kita ngayon. Nasa mami at daddy mo? Wala, nag-out of town. Halika na, mami ako na sa'yo papaliwanag. Oh! Ano ba ginagawa mo? Angelito, ano ba talaga nangyari sa'yo? Baka naman binobola mo lang ako. Gusto mo lang makapasok dito sa bedroom ko. Obvious ba? Ayaw mo? Alam mo, may masasarap pa dyan. Ano? Eh, di ikaw. Naku, nagbibiro ka na naman. Marami na nagdaan sa akin. Pero alam mo, ikaw na ang pinakauli. Bihin na nating maraming lalaki. May mansyon, may lote, maraming kotse, maraming pera. Pero marami ka namang kahati. Hindi ka tulad ko. Ako, sayong-sayo lang ako. Solong-solo mo ako. Kala akong matinungang kapatid!
Akala ni Mama matino kang anak. Di pala ko anong kagaguhan pinagagawa mo. Sasama ka sa akin. Hoy! Ayaw ko na makita kang kasama mo utol ko, ha? Sadali! Baka naman binabangungot ka. Hindi ako ang iyong ina. Hindi ako! Pero doon sa birth certificate ko, nakalagay doon ang pangalan ng nanay ko. Kayo ho yun. O baka naman, hindi mo nalalaman na ilang milyong tao dito may pangalang ganyan. Ako lang ba may pangalang ganyan? O ikaw, anong pangalan mo? Angelito, San Miguel. Oh, ikaw lang ba may pangalang ganyan? Nakakasiguro ka? At saka akalain mo, yung mukhang yan at ang mukhang ito, sasabihin mo mag-ina tayo, abaan layo nating dalawa. Ang ganda-ganda ng itsura mo pagkatapos ipaparis mo ako sa'yo. Baka hindi mo nalalaman kung anong trabaho ko. Dati akong nagbebenta ng karne. Ngayon, bugaw na lang ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bugaw, ha? Meron akong mga alagang babae rito. Baka gusto mo kumuha. May pera ka ba? Ang hirap sa inyong mga lalaki kayo. Kayo talaga mga kabataan, oo. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin tungkol sa inyong pagkatao. Pero unang kita ko pa lang sa inyo, naramdam ako ng lukso ng dugo. Na kayong tunay kong ina. Wala akong maalala sa isipan ko na nagkaroon ako ng anak na buhay. Oo, nagkaroon ako ng relasyon sa isang hoodlum. Nakulong at napatay sa bilangguan. Mabuti na nga yung nagkaganon eh. Kasi, kung nakakawala siya, sigurado ikukulong lang niya ako sa loob ng bahay namin. Bubugbugin niya ako, at kung minalas-malas pa, ibebenta na naman niya ako sa iba't ibang lalaki. Wala akong anak na buhay. Narinig mo? Ang anak ko ay patay. Patay! Kaya kung saan ka man ang galing, bumalik ka na. Utang na loob, bumalik ka na! Ano ko babalik sa aking pinanggalingan kung di ko alam kung saan ako nagmula? Ang dilim ang buhay ko, bigyan niyo naman ng liwanag. Aminin niyong anak niyo ako. Ang kulit mo talaga, no? Ha? Buisit ka! Maghahanap ka rin lang ng isang ina dito pa sa squatters area at sa isa pang katulad kong dating hoses. Bakit hindi ka pumunta sa Forbes Park? Maraming milyonary ang babae doon. Huwag ako! Ay, kayo mga anak-anak, oo. Lalabas-labas kayo dito sa mundo. Ha? Ha? Pagkatapos, eto ngayon kayo, nang aangking kayo ng ina lang may ina. Ang hirap din naman sa mga magulang na katulad nyo. Anak-anak tapos ayaw panagutan. Hoy! Tantanan mo na ako, ha? Hindi ako tinatablan ng mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi ko siya anak. Hindi kita anak! Layas na! Maraming customer na naghihintay sa akin doon! Hindi nyo binabayaran ang oras ko! Layas! Oo, aalis ako. Pero ito, tandaan nyo, ito na ang unang tuloy natin pagkikita. Saksi ko ang Diyos na kayo nawawala akong ina at ako nawawala niyong anak, inay. Thank you.
laki-laki na ng anak ko. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako nababagay bilang ina mo. Hindi ako nababagay. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang nanay mo. Pare, utol mo, kasama na naman yung shota niyo. Saan? Ayun o. Ang tigis talaga ng ulo ng demonyong yan, ah. Lamang tayo magkasago pa. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kung inaakala mo pinapastos kong kapatid mo dahil naghahalikan kami in public, ay nagkakamali ka. Mahal ko siya. Inuulit ko, mahal ko siya. Katulad natin ang parang kotseng walang gaso. Para tumakbo, kailangan natin ng pera, di ba? O, di one time lang. Bangko ka na yun natin. Siguradong nahaba ang PC natin kapag tayo nakalusot. Bangko? Mabigat yung iniisip mo, pare. Isipin mo na lang, ha? Pag natiklo tayong lahat, ha? Ang pinakamababang sentensya ng 20 years. Basta ako, tabla ako sa planong ganyan, ha? Tol, ang dali-dali ng problema natin kung ano-ano ang pinag-iisip nyo. Ang kailangan lang natin, konting puhunan, tol. Saan naman magagaling ang puhunan natin? Yan! Yan! Yan tipo mong yan, yung kara mong yan, pare, yan ang magliligtas natin sa gutom. Ako, tol, nagsiswimming na sa kama si Toto. Tsak yun, malulunod sa ligayang chick. Diba, no? Oy, ano pa hinihintay natin? Eric, salo! Sinasabi ko na nga ba't makikita-kita tayo muli? Asa na yung mga dala nyo? Makita nga. Tingnan mo nga. Salcedo, antigong ivory. Magaling. Magaling. Tama ang desisyon nyo na sa akin kayo lumapit. Dahil kung kaya tichangko nyo dinala ang mga ito, tiyak, bariyan na naman ang iuwi ninyo. Kaya ikaw agad na naisip namin eh. Dahil alam namin hindi mo kami babaratin. Para mas maganda, may iba-iba naman. Bakit di nyo tirahin ang simbahan? Maraming antigong mamahalin doon. Oh, sige, sige. Para sarado ng usapan, eto ang kabayaran sa mga dala ninyo ngayon. Oh, iba easy money? At heto naman ang advance payment ko para sa susunod niyong proyekto. Sa pamamagitan ng pananampalatayang marangal natin ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa ngalan ni Jesucristo at ng Diyos Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong kalooban na si Camille ay mabinyagan at mahubog ayon sa sinasaad ng ating pananampalataya? Opo. Opo. Ikaw ay binibinyagan ko sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Verifikado na si Salcedo ay isang traidor. Isang makamandag na ahas sa ating samahan. Ang lahat ng ating mga galamay ay unti-unti na niyang nakokontrol. Bakit pinapayagan mo ang isang pipitsuging art dealer na banggain ka? Senyora, kahit 10 Salcedo, hindi ako kayang tapatan. Kung tungkol sa mga koleksyon lamang, maaari ko siyang palampasin. Pero, ang alagaan niya ang isang kamandag na tatapos sa akin ay isang malaking hindi ko palulusutin. Kailangan tapusin na yan habang hindi pa marunong gumamit ng kanyang kamandag. Kailangan lagi tayong makauna. Ayan na, Audas. Yes, boss. Puta! Kapita mo! Ang dapat sa mga besting katulad mo ay pinapatay! Para hindi na dumami! Kung ako'y uod, ulupong ka naman! Pati awa mo, tinutuklaw mo! Hindi ko kina-question ang presyo ng sinasabi mong imahen. Ang problema, kung paano mo makukuha yun. Senyora, kapag pera ang umandar, walang imposible. Pag-aagalain ko ang mga bata ko. Masama pa bang kalahating milyon para sa sino mang makakuha ng imahen? Pagkakataon na natin to. Malaking halaga yun. Boss! May sasabihin daw sa itong mga bata. Ano yun? Eh, alam na daw nila ang pinag-usapan nyo ni Senyore. Sila na raw ang titira. Eh, di sige. Walang problema kung kaya ninyo eh. Hindi problema kung makukuha o hindi. Ang gusto namin malaman, eh kung paano namin makukuha ang kalahating milyon. Alam nyo, hindi ako pwede maging matinding art collector kung ako'y nanunuba. Chicken ang kalahating milyon sa akin. Sige, kapag nakuha nyo, baka bigyan ko pa kayo ng bonus. Kukunin ka muna namin, ha? Pero ibabalik ka rin namin pag nakuha na namin pera. Kami nang kukuha sa inyo, ha? Kasi pag si Tichang kong nakakuha sa inyo, sigurado hindi na kayo makakabalik dito. Tara, tara! Okay, solve na. Kala ko kung gano'ng kahirap, eh. Anong solve? Eh, dalak tayo eh. Ha? Para, hindi problema yan. Akong bahala.
Ba't ako nakipagin naman sa'yo? Okay lang eh, pari. Uwi na tayo. Tara na. Yung liligaw ko si Karing. Pari, sinulot mo. Pinaklalakas lang sa'yo. Umuwi na tayo. Pare, gusto mo patunog mong ipotong... Huwag pare, mag-iingay ka pa. O sige, di. Matunog kayo dito. Pare, ba't parang dito? Pare, ang lamok dito. Pare, pare, tara. O sige, para maniwala ka, puntahan natin si Karing ngayon, di. Pag nilalaman ko sinusunog mo, papatayin kita. Sayang pagkumpara natin di kay Karing. Pare, maniwala ka na, halika na. Puntahan na natin si Karing. Tara, pare, dito tayo dumaan, ha? Tara na. Taka, taka, taka. Pare, pauwi siya amin yan eh. Hindi, pare. Pwede tayong dumaan dyan. Pauwi siya amin. Hindi, shortcut tayo. Gusto mo dito? Sige, dito tayo dumaan. Oo, dito tayo dumaan. Pero inom tayo pagkatapos, ha? Ha? Sige. Sigot po, ha? Magaling. Pinaangan niyo ako. Sabi naman sa'yo, Tichanko eh. Hindi problema sa amin ang imahin. Ang problema namin, e kung paano namin makukuha ang kalating milyon. Marunong naman akong tumupad sa usapan eh. Kaya lang, dalawa kayong napangakuan ko. Teka, anong ibig mong sabihin? Nangako ko sa inyo ng kalating milyon. Pinangakuan ko rin si Versosa na ibigay ko kayo sa kanya. Kaya... kayo na lang ang mag-usap. Ang mahalaga sa akin, ang imahin. Kumusta ka na, Angelito? Matagal mo rin akong binigyan na sakit ng ulo eh. Ah! Pero ngayon, hawak ko na kayo. Meron tayong kasabihan, isang putok, dalawang ibon. Pero sa kaso natin ngayon eh, lahat ng ibon, pati mga inakay, todas sa iisang putok. Hindi ko yata makarga ang sinabi mo. Itchanko, kung ulupong ka, sawa ko. Kung tumutuklaw ka, ako lumulunok. Daan-daan ka ng paglunok, ha? Baka mabilawukan ka. Hindi lahat ng nakadikit sa'yo ay kakampi mo. Versosa, ang lakas din ang loob mo magsalita! Hindi mo rin pala kontrolado mga tauhan mo eh! Ulubong, laban sa sawa! Kayo-kayo na lang magtukaan at maglingkisan! Ibabalik na lang namin to sa taong bayan! Tayo. Ayun na! Try na! Please, please! Dali, dali! Babikyo kayo ngayon! Fire! Tira! Come on.
Pasok, dali! Ibigay niyo lang sa akin ang imahin. Sobra ko kung magmahal ng material na bagay! Nakakalimutan mo na magmahal ng kapwa mo! Tandaan mo! Tao may namahal! Hindi mga material na bagay! Angelito, hindi kita niloloko. You don't trust me, ha? Chong! Ipakita mo sa kanya. Pera. Wala! Talagang wala! Dahil lahat ng tao, pagkatapos magamitin, tinatapos mo na rin! Kung masamang tao ako, Angelito, eh di sana hindi ako tumutulong sa kapwa ko. Kung gusto mo, yung mga tao sa baba, ambunan ko ng pera! Ha? At yung mga taong bayan gusto umisahan! Si Chango, batas ang kinalalagyan natin! Halos maabot na natin ang ulap! Kitang-kita ka niya mula rito! Naiinip na ako! Tapusin na natin ito! Isa lang masasabi ko sa'yo! Ipapanin ko na lang itong imani sa taong bayan! Dahil sa kanila ito! Huwag!
Bada City Jail! 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 Bada City Jail!